Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga kadagit na palaging nanonood at palaging sumusubaybay sa ating mga istorya. Ngayon po ay tampo ko na naman sa inyo ang isang napakagandang istorya. Nakapupulutan natin ng aral, motivasyon at inspirasyon. Kaya naman kung handa na kayo ay mag-subscribe na kayo at hit na rin ang notification bell. Simulan na natin ang kwento natin sa araw na ito. Natural lang naman sa ating mga makaramdam ng inggit. Parte na kasi iyon ng ating human nature. Pero bagamat parte na iyon ng ating human nature ay hindi ibig sabihin noon na ayos lang na parati natin itong pinapairal sa ating puso. Ang kwento matutunghayan nyo ngayong araw na ito ay tungkol sa nanay na si Layla. Kung ano kasi ang nararanasan niya ngayon bilang nanay ay ganito rin ang pinaparanas niya noon sa kanyang ina noong siya ay bata pa. Kung ano yun ay simulan na natin ang ating kwento. Hindi nakapagtapos ang pag-aaral si Layla. Dahil sa murang edad ay nabuntis siya ng kanyang nooy nobyo ngunit asawa na niya ngayon. Nang siya ay mabuntis ay hindi na niya naipagpatuloy pa ang pag-aaral. Wala kasi mag-aalaga sa kanyang anak kung kaya't nag full-time mom na lang siya. Lumipas ang mga taon ay umabot sa 8 ang mga anak ni Layla. Sa kasamaang palad ay hindi nila naplano ng kanyang asawang si Pedrico kung hanggang ilan lang ang dapat na kanila magiging anak. Naging mahirap ang buhay para sa mag-asawa. Bukod sa nagtataas sa mga pilihin ay hindi nila kinaya ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Kahit ganoon naman ay dinodoble naman na mag-asawa ang kanilang pagod at tiyaga para lamang kahit papaano ay hindi sila maging kasing hirap ng daga. Isang umaga, kumpleto na sa kusina ang mga anak ng mag-asawa. Lima sa kanila, ang mga anak ay nag-aaral ng elementarya hanggang high school. Ang tatlo naman ay hindi. Maliliit pa lamang ang mga ito. Kumakain sila lahat ng agahan. "Mama, ano pong baon namin sa school?" Tanong ng panganay na 4th year high school. Ang kanyang pangalan ay Andrea. "Pritong itlog muna ang ulam mo, Andrea, dahil wala pa tayong pambili ng hotdog," sabi ni Layla. Bumusabos ang mukha ni Andrea. "Pritong itlog na naman. Isang buwan ko nang inuulam yun ah. Paulit-ulit na lang. Kung ayaw mo, edi huwag. Ibibigay ko na lang sa mga kapatid mo," sabi ni Layla. "Wala na ba talaga kasi mamang iba dyan? Yung ulam ng mga kaibigan ko ang sasarap. Nahihiya akong tumabi sa kanila kapag lunch dahil nahihiya akong makita nila ang ulam ko," dagdag pa ni Andrea. Lubos na nasaktan si Layla sa kanyang mga naririnig. Gumising kasi siya na maaga para lamang mapaghandaan ang pagkain ng mga anak. At ngayon sinasabi sa kanya ni Andrea na ikinakahiya nito ang mga luto niya ay talaga namang halos madurog ang puso niya. "Mama, alam niyo bang sa loob ng cubicle ng CR, doon na lang ako kumakain para wala lang makakita sa ulam ko?" Dagdag pa naman ni Andrea. "Tama niyan, Andrea. Kung ayaw mo ng luto ng mama mo huwag mo na lang kainin. Ang dami mong sinasabi." Saway naman ni Pedrico na nasaktan din para kay Layla. "Talagang hindi na muna po ako magbabawon niyo yun. Mas mabuti pa pong mag-diet na lang ako. Pero kung tutusin, wala na nga tayong makain. Araw-araw na nga kami nagda-diet," dagdag pa ni Andrea. Habang patuloy sa nagre-reklamo si Andrea ay bumalik sa isipan ni Layla ang nakaraan. Dati kasi ay katulad na katulad siya ni Andrea noong siya sa kanyang ina. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang magreklamo dahil mahirap lang ang kanyang mga magulang. Sinabi pa nga niya noon sa inang si Maria na sana'y iba na lang ang mga magulang niya at sana'y mayaman ang mga iyon. Doon siya sinampal ang kanyang ina at hindi sila nag-usap noon ng halos 2 linggo. Napaluha na lang si Layla habang inaalala mga kamalditahan niya noon sa kanya mismong ina. Ang kanyang ina kasi ay namatay sa sakit na tuberculosis. Sobrang namimiss niya na ito. Sa tuwing naaalala niya kung paano niya sinasagot-sagot ang ina ay talagang napakalaki ng pagsisisi niya. Makalipas ang ilang sandali ay umalis na rin ang mga anak ni Layla at nagsipasok na mga ito patungo sa eskwelahan. Naiwan ang mag-asawa at ang tatlo nilang mga maliliit na anak. Habang naguhugas ng pinggan si Layla ay tumutulo ang luha niya sa kanyang mga mata.
Kung alam lang niya kasi na ganito pala kasakit ang isang magulang na hindi marespeto ng anak, ay sana'y hindi niya na iyon ginawa dati sa kanyang ina. Maya-maya, niyakap siya ng kanyang asawa mula sa likod. Han, iniisip mo ba ang mga sinabi ni Andrea kanina? Tanong ni Pedrico. Kaagad na pinunas ni Layla ang kanyang luha sa kanyang mga pisngi sa gilid ng kanyang mga mata. Oo, iniisip ko yung sinabi niya na ikinahihiya niya mga luto ko para sa kanya. At iniisip ko rin na wala siyang choice kung hindi kainin yon sa loob ng CR. At naalala ko rin si Mama dahil ganun na ganun ako sa kanya noon. Kinakarma na yata ako, sabi niya. Tumigil muna sa paghuhugas ng pinggan si Layla at tinarap si Pedrico. Hayaan mo na't pagsasabihin ko na lang si Andrea pagdating niya sa school. Huwag na, mag-uutang na lang ako mamaya kay Aling Nena para maibili naman natin ang mga anak natin ng ulam. Hindi ko kasi sila masisisi kung magre-reklamo sila. Wala naman tayo kasing ibang mapapakain sa kanila kung hindi itlog lang, sabi ni Layla. Huwag ka naman mangutang, Han. Alam mo naman kasi si Aling Nena, hindi ba? Pinahihiyan niya na nga tayo noon nung na-delay tayo ng isang linggo yung utang natin, sabi ni Pedrico. Eh kanino naman tayo mangungutang, Han? Wala naman tayong ibang mapag-uutangan, di ba? Ako na ang bahala doon. Gagawa ko ng paraan para mabigyan natin ng ibang ulam ang mga anak natin. Sa totoo lang naman eh, naaawa rin naman ako sa kanila. Paulit-ulit na lang kasi kinakain nila. Sana kasi tatlo lang ang anak natin. Kaya lang napasobra. Sising sisi si Pedrico dahil hindi nila naplano yon. Hayaan mo na. Lahat silang walo, bihaya sila para sa atin. Hindi ko kakayain na mawala ang kahit isa sa kanila. Kung tatlo lang ang anak natin, edi wala ngayon yung lima, sabi ni Layla. Mag-aalas 10 na ng gabi pero hindi pa rin umuwi si Pedrico mula sa pamamasada ng tricycle. Dahil doon ay tinawagan niya siya ni Layla. Han, anong oras na? Hindi ka pa ba uuwi? Han, kailangan ko magdoble kayod para mabilhan natin ang mga masasarap na ulam ang mga anak natin, sabi ni Pedrico sa kabilang linya. Han naman, umuwi ka na. Baka antukin ka na at baka maaksidente ka pa. Huwag mo akong alalahanin, Han. Gising na gising pa ako. Alam mo naman ang ayokong malungkot ka. Kaya kailangan ko magdoble kayod, sabi ni Pedrico. Alauna na ng madaling araw nang nakauwi si Pedrico. Gising pa noon si Layla dahil hindi siya makatulog sa pag-aalala sa kanyang asawa. Han, nakaisang 1,000 ko ngayong araw. Umextra kasi ako sa pagtitinda ng mga basaan sa tricycle. Masayang sambit naman ni Pedrico. Natuwa naman si Layla dahil malaki na iuwi ng asawa, pero sa kabilang banda ay nalungkot naman siya dahil alam niyang pagod naman si Pedrico. Ganun ba? Huwag mo nang uulitin yun, Han, ha? Masyado ka namang napapagod sa trabaho, nag-aalala lang sabi ni Layla. Ano ka ba? Gusto mo bang marinig na naman sa mga anak natin na nagre-reklamo sila dahil nagsasawa na sila sa mga ulam natin? Ako kasi nasasaktan akong marinig yun, kaya kailangan ko talagang gumawa ng paraan. Kinabukasan ay bumili ng hotdog si Layla sa isang turo-turo sa labas na iyon at ipinabaw niyon sa kanyang mga anak. Wow, Ma! Anong mayroon? Tanong ni Andrea na makita ang mga hotdog sa kanilang lunchbox. Ayan, hotdog. Di ba nagsasawa na kayo sa itlog? Kaya yan, pinagpaguran niya ng papa niyo, kaya huwag niyo sanang ikahiya sa mga kaklase niyo. Salamat, Papa. Hindi na ako kakain sa CR, sabi ng sunod sa panganay na si Lito. Ah, teka, kumakain ka rin sa CR, Lito? Hindi makapaniwala ang tanong ni Pedrico sa anak. Yes, Papa. Eh kasi nakakahiya naman kasi talaga yung ulam ko. Lagi na lang nilagang itlog, minsan prito, sabi ni Lito. Nagkatinginan na lang sina Layla at Pedrico. Lalo silang naawa sa kanilang mga anak at nahiya sa kanilang sarili. Ngumiti si Pedrico at tiningnan ang mga anak. Huwag kayo mag-alala. Simula ngayon, hindi na muna tayo kakain ng itlog. Baka naman po, puro hotdog na lang ang ulamin natin sa mga susunod na araw, tanong ni Andrea. Bakit? Ayaw mo ba, Andrea? Tanong ni Layla. Hindi naman, pero minsan kasi nakakasawa rin kung paulit-ulit. Dapat talagang paiba-iba kahit minsan. Nakakaumay po kasi, paliwanag ni Andrea. Okay, sige mga anak,
Ako ang bahala sa inyo. Simula ngayon, kakayod si Papa para magkaroon kayo ng masasarap na mga baon, okay? Nakangiting sambit naman ni Frederico. Natuwa naman ang kanilang mga anak sa inihayag ni Frederico. Dahil doon ay lalong na-pressure si Frederico na mas pagbutihin ang pagtatrabaho. Nang makalis na mga anak nila ay naiiwan ang mag-asawang sina Layla at Frederico. Han, kailangan na yata kitang tulungan sa pagtatrabaho. Baka hindi mo na kayanin. Ayokong umuwi ka na masyadong late ng gabi, sabi ni Layla. Kung magtatrabaho ka, sino mag-aalaga sa mga anak natin? Ang liliit pa nung tatlo. Ako na kasi ang bahala. Basta magtiwala ka lang sa akin. Hindi komportable si Layla na nag-aalala talaga siya. Sige, basta huwag ka namang gagawa ng hindi legal, ha? Natawa naman sabi ni Frederico. Sira, anong akala mo sa akin? Ganong katesperado? Siyempre, doon tayo sa legal. O sige na, maligo ka na para makabiyahe ka na, sabi ni Layla. Lumipas sa mga araw at nagkaroon na nga ng pagbabago sa pagtatrabaho si Frederico. Nadadagdaga ng mga pa-extra-extra nito at mas sumahaba ang biyahe niya para lang masiguradong aabot ng lagpas 1,000 ang maiuwi niya sa kanyang pamilya. Naging iba-iba nga ang binili nilang ulam sa kanilang mga anak. Minsan ay hotdog, minsan ay tortang talong, minsan ay pritong itlog, minsan ay pritong manok. Walang kalagyan ng tuwa sa puso ng mag-asawa sa tuwing nakikita nilang masaya ang kanilang mga anak dahil masarap ang kanilang baon. Natutuwa sila dahil hindi na kailangan magtago ng kanilang mga anak sa CR para lang makakain. Hanggang isang araw, isang nakakalungkot na balita ang dumating sa pamilya ni Layla. Isang gabi kasi ay may tumawag sa phone ni Layla. Sino to? Tanong ni Layla. Kayo po ba ang asawa ng may-ari ng phone na to? Kinabahan si Layla at nagsimula siyang matakot dahil sa pag-aalala na baka may nangyaring hindi maganda sa kanyang asawa. Opo, ako po ang asawa ng may-ari ng phone na to. Sino po ito? Napulot ko po kasi itong phone. Galing po dun sa tricycle driver na aksidente kani-kanina lang po. Dinala po nila sa ospital yung lalaki, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ikinaturog ng puso ni Layla ang kanyang mga narinig. Para siyang pinagsakloba ng langit at lupa habang nangingilabot sa pag-aalala. Napaluha na lamang siya at napatakip sa kanyang bibig. Diyos ko, kamusta ang lagay ng asawa ko? Hindi ko po alam pero mukhang malala po ang nangyari sa asawa mo dahil ang daming dugo. Sabi ng lalaki na lalong kinabahan si Layla. Pumunta na lang po kayo siguro dito sa barangay para makuha niyo po yung mga impormasyon na nangyari sa asawa mo. Iwan ko rin po itong phone sa kanila. Ibinaba na ni Layla ang kanyang phone at umiiyak na nagbihis at lumabas ng kwarto. Sa sala ay nakita niya ang kanyang mga anak at naglalaro. Nagmamadali siya. Mama, saan po kayo pupunta? Bakit kayo nagmamadali? Andrea, bantayan mo mga kapatid mo ha. Huwag mo silang palalabasin. Ang ama mo na aksidente. Sabi ni Layla at lumabas na ng bahay at nagpunta sa barangay. Binalot naman ng matinding pag-aalala ang magkakapatid dahil sa kanilang mga narinig. Hindi mapanatag si Andrea. Nagpaikot-ikot lang siya sa sala ng bahay. Huwag kayong lalabas ha. Narinig niyo yung sinabi ni Mama. Naaksidente raw si Papa. Huwag kayong matigas ang ulo. Sabi ni Andrea sa mga kapatid. Ate, masyado na kasing pinupuwersa ni Papa ang pagtatrabaho. Halos 4 oras na siyang hindi natutulog kada araw. Sabi ni Lito. Kaya nga, Diyos ko, kasalanan natin to dahil masyado tayong mapili sa ulam. Sabi ni Andrea at napangilid ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Kaagad niya itong pinunas. Ikaw kasi ate, masyado kang mareklamo. Sabi ni Lito. Eh kayo rin naman ha, nagre-reklamo rin naman kayo ha. Bawi ni Andrea. Pwede ba? Kasalanan natin tong lahat kaya huwag tayo magsisihan dito. Samantala, nagpunta nga sa barangay si Layla at kinuha ang detalye na nangyaring aksidente. Maging ang ospital na pinagdalhan kay Frederico. Nalaman niya ang may kotse raw na naka-aksidente at nakabangga sa tricycle ni Frederico. Ang mabuti naman daw ay hindi tumakas na nakabangga at pinanagutan na nangyari. Mayaman naman na nakabangga kaya ito ang sumagot sa lahat ng ospital bills ni Frederico. Nagpaabot din ito ng 20,000 para makover ang ilang araw na hindi pagtatrabaho ni Frederico. Nang bisitahin ni Layla ang asawa ay napayak siya dahil sa tuwa na buhay pa ang asawa.
Napuruhan lang ang hita ni Frederico pero kahit ganoon ang nangyari ay masaya pa rin siya dahil iyon lang ang nangyari at wala nang mas malala pa. Kinabukasan ay dumalaw ang lahat ng mga anak nila sa ospital. Papa, pasensya na po kung nangyari yan sa inyo. Kasalanan po namin ang lahat dahil magmula noon nagreklamo kami ng mga ulam. Masyado niyo pong pinepresyo ang sarili niyo sa pagtatrabaho. Sabi ni Andrea at sising-sisi siya sa mga sinasabi niya. Ano ba kayo? Hindi naman yun ang dahilan. Nakatadhana na kasi yung mangyari eh. Kaya bakit nyo sisisi ng mga sarili nyo? Sabi naman ni Frederico at numiti. At saka hindi naman ganun kalala nangyari sa akin. Gagaling din ako soon. Sorry pa rin po papa. Simula po ngayon hindi na po kami mamimili ng pagkain. Kakainin na lang po namin kung anong mayroon. Sabi ni Lito. Totoo po papa. Kahit ano na naman pong ulam namin, ayos lang po basta kompleto tayo, Papa. Kaya please, huwag niyo na pong pilitin ang katawan niyo magtrabaho kung hindi niyo po kaya. Sabi ni Andrea. Oo na mga anak. Sige na at hindi na ako mag-OT sa pamamasada. Paniniguro ni Frederico. Ganun man ang kinalabasan ay natuwa pa rin si Layla at Frederico dahil may natutunan at na-appreciate ang mga anak nila. Isang linggong na natili sa ospital si Frederico at matapos ang isang linggo ay na-discharge din naman siya. Bagamat na-discharge ay hindi siya kaagad nakapagtrabaho dahil kailangan muna niya magpahinga. Salamat sa malaking pera na ibinigay sa kanila ng taong nakabangga kay Frederico at hindi sila nagugutom ngayon. Matapos ang isang linggong pagpapahinga ay nagtrabaho na rin kaagad si Frederico. Hindi lang naman ang kanyang mga anak ang may natutunan sa nangyari. Maging siya ay may natutunan din. At iyon ang huwag pilitin ang sarili na magtrabaho. Nang araw na kasi na iyon na na-aksidente siya ay pagod na pagod siya at inaantok pa. Kahit ialay niya ang lahat ng oras niya sa pagtatrabaho kung ang buhay niya ang mawawala ay walang silbi ang lahat ng kikitain niya. Dahil siguradong mas matinding problema ang aharapin ng kanyang pamilya. Sabi nga nila ay lahat na nangyayari sa atin ay may dahilan. Katulad na lang na nangyari kay Frederico ay kinapulutan nila ng aral ang pangyayaring iyon. At sa buhay na iyon ay talaga namang napaka-importante. Kapag tayo ay nadapa at nagkamali, kailangan nating matuto upang mapabuti ang ating mga sarili para sa ikagaganda ng ating kinabukasan. Matuto tayo makontento sa kung ano ang mayroon tayo. Kung ano ang kayang ihandog ng ating mga magulang sapag ay dapat natin iyong kainin. Nang walang pagrereklamo at may buong pusong pasasalamat. Lagi lamang nating ikumpara ang ating sarili sa mga taong nakakababa sa atin at hindi sa mga nakakaangat. Dahil kapag ikinumpara natin ang ating sarili sa mga nakakaangat sa lipunan ay talaga magdudulot lamang iyon ng inggit sa ating mga puso. Kaya naman mga kadagit, hanggang dito na lamang po ang kwento natin sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo po ang kwento natin ay mag-subscribe na kayo. I-hit na rin po ang notification bell at panigurado kong darating sa inyo ang isang napakalaking blessing. Kaya naman po,